Nakausap ko si Odette kanina at napakarami raw na nagtag sa atin at ni-request na action na natin to. Libo na nagtatag sa atin. And then yung mother ay nakipugnayan na sa atin at nakita ko yung video. Opo. Talagang... Hindi po na-blur yung mukha ng bata. Oo, pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Parang sinasadya na pahiyain. Mm-hmm. Akala nung nag-post ng video, eh sikat na siya dun at maganda yon. Parang nagpa-prank siya, pero hindi. It's a very bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niyang palabasin. Opo. O joke, napakasakit nun. Okay, lalo pat batang involved. Meron tayong video bago natin kausapin si Nanay Idol Rafi at mga kapatid, panoorin niyo po. Ice cream! Uy, hindi na makita anak ha. Gusto mo rin? Kapili ka sa mama mo. Oh. Di ka binigyan ng ice cream sa mall? Yes. Why don't you drink? Bigyan kita ice cream. Bahala sa'yo. Gusto mo? Ay, yung bata na pinahiya. Sabi mo, thank you. Ben. Sino pinisa niya ng ice cream? Sabi mo, thank you. Kami na din. Thank you. May ice cream na ako. Oh, thank you, okay. Hot guy. Nakabawi din naman pala. Abay. Abay ka na. Nay, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol Rocky. Nung nakita ko nga po yung video, uminit po ang ulo ko. Kawawa naman yung bata at pinahiya. Trauma yun sa bata. Okay, nakausap nyo na po yung may kagagawa nyo, nag-post ng video? Hindi pa po. Ah, hindi po na ipag-ugnayan sa inyo? Hindi pa. Meron siyang kasamang anak din niya, hindi nyo kakilala yon. Hindi po namin sila personal na kilala. Nakasabay lang po namin sila sa playground. Private playground po to, yung binabayaran per hour. Nico, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, sa kabilang ninya po, yung nanay po ng bata na napahiya po at pinost nyo pa po sa social media yung pagpapahiya. Bakit nyo po ginawa yon, Sir Nico? Sige, Sir Rafi, ang sa akin lang naman po, first time ko po actually maglalabas ng statement about po dito sa nag-viral na video. Opo. So, ang sa akin naman po dyan, it was never my intention na mapahiya po yung bata. Kung mapapansin nyo po, in-upload ko po siya sa social media platform ko na TikTok, which has less than 100 followers. So, kung intention ko man po siya mag-viral, sana po sa ibang social media ko sana, including Facebook, kung saan mas marami yung followers ko or friends. Pero ang main intention ko lang po talaga doon, karahin ko lang doon nung binideoan ko yung anak ko at yung asawa ko lang ang nandun po sa loob ng playground. So talagang in-upload ko siya with the status of kanino bang anak to dahil lumapit nga po sa akin at wala po siyang kasama magulang doon. Pero dapat sir, hindi mo na pinost kasi minor yun eh. Diba? Yung mukha ng bata, pinost mo doon na pinapahiya mo. Yun yung masakit doon po sir eh. Pero sir, yes po, hindi ko po talaga intention na pahiyain dahil wala naman po akong sinabing anything na ano. I admit na yung tone ko was medyo off, pero wala po akong intention talagang pahiyain. Ano po yung naramdaman nyo ngayon, Nay, at ano pong plano ninyo? Sa totoo lang po na first time po narinig yung kung siya man yun, talagang nakakapanghina po. Yung medyo natutuliro po ako ngayon eh. Sa totoo lang, kahit na ilang araw ko na sinusubukan na magpakatatag at magpakakalma dahil kailangan to ng mga ako eh. Pero ngayon, naku, buti na nga lang tumabi muna ako eh kasi talagang yung nararamdaman ko eh, hindi ko makapaliwanag. Sir Nico? Yes, boss? Wala ko kayong balak na mag-reach out kay nanay at mag-apologize? Yes po, actually Sir Rafi, meron po akong mga pwedeng pakit ng proof na I was reaching out. Even ang pinakalas ko po is yesterday, kahapon lang, na gusto ko po sana makausap yung side nila. Siyempre, gusto ko po mag-sorry mismo sa family, not sa public, kung sa mga na-offend man siya. Dito ko po sana gusto mag-sorry. Pero I was reaching out po since yesterday pa, tsaka sa mga nakaraang pang araw. Wala naman pong bumabalik sa amin. So, kay mami po, ma'am, pasensya na po kayo. It was never, again, may intention na mapahiya po yung anak nyo dahil ako rin naman po may mga anak. Anong masasabi mo sa mga comments mo, pre? Kung hindi may intention, anong masasabi mo sa mga kinomments mo? Ay, well, sa post ko po, may mga comments po ako doon na hindi po siya directly doon sa bata. Wala po akong any harsh or negative comments sa family or sa bata. Ano po sinabi niyo doon sa mga comments niyo po, sir? May mga nireplyan lang po ako ng mga jokes po ng mga nagko-comment
na hindi ko naman na rin po ma-recall as of now. Wala naman po sa harap ko, hindi ko po maano talaga. Sir Nico? Yes po. Opo, actually may isa pa nga po kayong comment na parang pinatulan niyo po yung isang netizen doon na sinabihan niyo po na kahit sa Tulfo pa po magsumbong. Yes, opo, ito na po yan. Para ang gusto kasi nung isang nagko-comment is mag-sorry ka, kaya lang ang nireply niyo po is parang kahit sa Tulfo pa magsumbong. So yun po yung isa sa mga comment na nakita natin, sir. Yes po, ang sinabi ko kahit kay Rafi, kahit kay Sir Rafi Tulfo pa po, dahil sa dami rin po ng may message sa akin since noong nakaraan pa na gusto kong interview, dito lang po talaga lumapit. At okay, alam po dito lang din naman ako makakapagsabi ng side ko at makahumingi ng pasensya rin po sa side ng family. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po. Alam mo na itong pinag-usapan, ano? Yes, sir. Napanood ko rin po yung video before the case set. Opo. May kaso ba dito kung gugustuhin ng mother na magsampa ng kaso? Yun po ang ano dito, sir. Mahirap dito, no? Possibly may kaso po talaga dito dahil dun po sa ating RA 7610, it's worded in such a way na intent does not matter po eh. Any person who shall commit any other acts of child abuse, if I can remember it correctly, cruelty or exploitation na prejudicial po sa pagpapalaki ng bata. Dito po kasi pwede natin sabihin na exploitative po to dahil nga po pinost niya doon sa kanyang TikTok account, he exploited the child for views. And then, what we have to prove para lang po may kaso tayo is whether or not it is prejudicial to the upbringing of the child. Kapag there's a psychological analysis po of the child and dahil po dun sa kumalat na video, she's getting bullied, siya ay hindi na makalabas ng bahay, ganun po. There's a possibility po talaga that RA 7610 Section 10A would apply here. So Nico, na-down nyo na ba yung video na yan? Yes sir, na-down ko na po siya. Para ma-clear out lang din po. Hindi po, never po na-monetize yung account ko. So yung mga allegations po nila na kung bakit hindi po siya na-takedown agad, advice lang naman po siya ng lawyer ko. Pero never po na-monetize yung account ko. Alam niyo po, ito ay ilang araw nang nangyayari. November 20 ng umaga pa lang to eh. Hindi po kami malayo kung saan sila nakatira. Mm-hmm. Kilala rin po kami dahil meron din po kaming tindahan. Customer din namin sila dati. Kaya po yung sinasabi niya na nag-reach out, hindi po yan totoo. At talagang yung at ilang araw na namin itong hinuhold, nagpapakatatag kami. Pero yun nga po, pasensya na kung hindi namin maano yung damdamin namin ngayon, lalo na na ang bata-bata ng anak namin involved, sana kami na lang. Okay, naintindihan ko po yun, Nay. Ayan o, Sir Nico, customer ka pala sa tindahan ni na ma'am. Kung yung sinasabi mo, nag-reach out ka, kung gusto mo, you could have at least visited yung tindahan nila ma'am at doon ka ng paliwanag. Mas maganda ang dating noon para bang nagsisisi ka, may remorse. Tapos, di ba? Makiusap pa na maayos. Kaso, hindi. Nung binasa nila yung mga comments, parang arrogante pa rin po ang dating nyo. Ayon po sa ilang mga netizens, parang arrogante pa rin po kayo doon. Yes, sir. Ito po naman ang sa akin. Nag-reach out po ako via messenger at hindi naman po directly sa account nila. Ngayon, syempre, nag-consult din naman po ako sa lawyer ko. Hindi rin naman po ako ganun kadali, syempre, makalabas din. Dahil nauna na po yung mga pambabash din sa akin. Marami naman po threats na dumating na rin sa akin. I think mas marami na po talaga sa amin, lalo sa side ng family namin. So, hindi na po kami talaga parang kaya na dumiretso pa sa kanila dahil hindi naman namin alam kung ano pa pong pwede mangyari. So, naghahanap talaga kami ng tao na pwede makausap through sa kanila. Even yung kapatid po ng wife ko, siya na po inutusan ko na pwedeng kausapin yung mga anak nila dahil wala nga po akong direct contact. Ang nangyayari naman po parang through messenger, tapos hindi naman na po nagre-reply. So, in-unsend din po lahat ng messages nila. Yun naman po ang proof ko talaga na gusto ko silang makausap. Nandun din sa message ko na gusto ko silang directly makausap at makahingi po ng pasensya. Mag-usap na lang po yung mga abogado namin. So, meron po kayong balak na magsampa ng kaso? Pag abogado to abogado, ibig sabihin, ikukorte na lamang to. So, ito po ay lesson learned para sa ating lahat. Huwag kayo basta-basta mag-post ng video, pag-isipan nyo na mabuti, kasi bawat aksyon ninyo na hindi maganda o meron kayong bina-violate, somebody has been violated his or her rights,
may katapat yan na demanda na huli ng pagsisisi. So kung sakali man, ma'am at Nico, kayo magkaayos sa korte, then yung judge na lang makapagsasabi kung anong klaseng magiging resulta. Yes, sir. Nung kasong ito. Meron ka na yung abogado, Sir Nico? Yes, sir. At kayo rin po, ma'am, Nay, meron din kayo abogado? Opo. Sige po, hindi na po namin kayo pipilitin, ma'am, kung ayaw niyo po makipag-ayos. Karapatan niyo po yan, ma'am. At kumusta naman po yung anak niyo po, ma'am? Minamahal po namin at inaalagaan. Kita ko rin doon sa video, at least binigyan siya ng ice cream. Sino po nagbigay ng ice cream, ma'am? Anak ko po yun. Sino po ba makakapagsabi kung ang bata ay okay o hindi? Di ba po? Opo, ma'am. Kaya na, siguro, pa-check nyo rin po yung inyong anak. Baka nga po meron na dinala siya na trauma dahil doon sa kahiyan na inabot niya. Masakit yung para sa isang bata na pagsasabihan ng ganon at lalo pa naka-video. So, makapagsasabi po talaga kung meron pong trauma ang bata o wala ay yung pong mga eksperto, yung pong mga child psychologist, yung mga doktor, ano po. Pina-check niyo na po siya? Kinonsulta niyo na po siya sa espesyalista, Nay, ma'am? Ayoko na po magsalita pa ng kahit na anong bagay na maaring maka-apekto dito sa aming kaso. Opo, opo. Naunawaan ko po. Sige po, yun na lamang po. Ma'am, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, ma'am, Nay. Salamat din po. Magandang hapon po, madam. At Mr. Nico Meneses, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Salamat din po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Salamat po. Okay, Attorney Garrett, maraming salamat. Yes po. Thank you rin po sa amin. Ending ay magkakaroon ng kaso. Lesson learned to para sa lahat. Huwag na huwag kayong basta-basta maggumawa ng content at ipopost sa social media na later on ay kayo pwedeng makasuhan. Magsasampa ng kaso si ma'am. Opo. Sabi niya, abogado to abogado equals to kasuhan na yan.